Hi, welcome back to our channel. And for today's video, isang panibagong video reaction na naman na malupit na plano ng Taiwan para matalo ang China. So, ito yung mga pwedeng paraan na pwedeng gawin ng Taipei o ng Taiwan laban sa China. So, pwede rin tayong sumang-ayon sa mga ginagawa ng Taiwan. At least, mabigyan tayo ng safety para din sa atin. And I know for sure na pag-pray lang natin na may iwasan sana yung mangyayaring hindi maganda between Philippines at China. Lalo na ngayon na nagkakagiritan pa naman o nagkakaroon ng misunderstanding yung dalawang bansa. So, narito na yung video. Tingnan natin. Ito na nga. Talagang hindi papadaig ang Taiwan dahil sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap, matapang na sinabi ni Taiwan. So, para sa kaalaman ng nakakarami, gusto kasing makuha ng China ang Taiwan kasi sinasabi nila na dati raw itong sa kanila at hindi rin sumang-ayon ang presidente ng Taiwan. So, eto, tingnan natin. Taiwanese President Lai Ching-te na handa sila upang gawin ang counter-offensive sa China kapag inatake nito ang Taipei. Pero ang katanungan ngayon, paano ito gagawin ng Taiwan? Ang malupit at nakakamanghang plano na ito ay ating aalamin sa ating video ngayon. Ngunit, bago ang lahat, ano nga ba ang mangyayari? So actually, ang Taiwan din, malakas din na kanilang defense system. Kaya lang kung ikukumpara natin sa China, is napakalaki ng China. Napakalakas. Even ang USA, mahihirapan labanan yung China kasi sa dami ng kanilang mga tao, sa dami ng kanilang mga pangdigmang kagamitan, so talagang mahihirapan. Pasalamat na lang din tayo at least magkakaroon sana ng pagkakaayos between Philippines at China. Kapag nilusob ng China ang Taiwan. Well, kung walang presensya ng Estados Unidos, madaling masasakop ng China ang Taiwan. Bagamat may mga kalakasan ang kanilang mga armas, hindi pa rin talaga ito may kukumpara sa lakas ng sandataan. So, yan, na mayroon ng China. Tiyak kahit pumuti pa ang uwak ay hindi matatalo ng Taiwan ang China nang siya lang mag-isa. Subalit may mga nakikitang pointers ang mga eksperto, mga plano na maaring gawin ng Taiwan upang makaganti o hindi kaya naman magbigay ng malaking epekto sa China. Isang epekto na pang matagalan at talagang pagsisisihan nila. Kung sakaling magkaroon nga ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China, maaring isagawa ng Taiwan ang planong ito ayon sa mga eksperto. Una riyan ay ang pagpapasabog sa tinatawag na Three Gorges Dam. Ano? So, isang bagay para masira yung mga yung estado ng isang bansa is kung pwede daw nilang isirain yung supply. Kagaya nito, meron tayong tinatawag na tatlong malalaking dam na meron ng China. So, kung pwede daw sirain ito ng Taiwan, at magkakaroon ng dilupyo ito pagdating sa kuryente, pagdating sa damage na magkakaroon sa China kapag yung tatlong malalaking dam nila is masisira. So imagine kagaya dito sa Pilipinas, kahit na nag-open nga lang ng mga dam is ang laki na ng epekto, nagkakaroon na ng malaking or malawakang baha. So ganun din ang mangyayari sa China. Kapag nasira niya kanilang tatlong malaking dam, ano na lang magkakaroon? O ano na lang maging epekto nito sa kanila? Ano ito? Ito ay isang hydroelectric gravity dam sa Yangtze River sa China. Kasi napakalaki ng gamit ng dam sa kanila. Aside sa nagbibigay ito ng tubig sa kanila, ito rin yung pangunahing supply na kanilang kuryente. China. Tinuturing din itong pinakamalaking power station sa buong mundo sa naka-install na kapasidad nito na 22,550 MWh. Ito ay nagbibigay ng 9,520 TW ng kuryente bawat taon sa average. Depende sa dami ng pag-ulan sa river basin. Matapos ang malawak na pag-ulan noong 20... So, sinasabi din kasi, para sa mga sa next video pa natin, ito bigyan ko lang kayo ng clue. Sinasabi din ng ibang mga may kaalaman na yung China is kumbaga bumababa na yung kanilang land or kumbaga from a certain level, bumababa na siya kasi sa dami ng kanila mga buildings, sa dami na kanila mga tao. At meron din kasi silang ginagawa na gumagawa sila ng mga deep well, kinukuha nila yung tubig sa ilalim, so nagkakaroon ng erosion sa ilalim ng lupa. Kaya ang daming nasisira mga daanan, mga buildings, mga bahay.
ng dahil din sa kanilang ginagawa. 22. Ang produksyon ng dam ay umabot sa halos 112 TW na bumasag sa dating world record na itinakda ng Itaipu Dam noong 2016. Kung sakaling pasabugin ito ng Taiwan, ay tiyak madadamay ang supply ng kuryente sa buong China. Subalit, hindi ito madaling gawin dahil napakaraming defense system ang China na handang mag-intercept ng mga rockets at drone missiles. Isa pa sa nakikita. So, isa din kasi sa iniiwasan ng ibang mga country na magkaroon ng giit sa China kasi ang ganda na kanilang defense system. At may marami sila mga makabagong mga kagamitan. So, yun ay talagang hinanda talaga nila para sa mga mangyayaring hindi natin kayang isipin. Ay ang pag-atake sa mga naval base, mga producing facilities ng China. Sa pamamagitan nito, tiyak mapaparalisa ang produksyon nila ng mga... So, pwede rin daw sirain ng kanila mga naval bases. So, isa yung bagay na po pwedeng gawin ng Taiwan. Kagamitan na ginagamit sa digmaan. Maari ring targetin ang mga pagawaan ng barko, eroplano, baril mga bala at mga missiles. Isa pa sa nakikita ng mga eksperto ay ang pag-atake kanilang mga daanan, tulay, at iba pang infrastruktura upang mapadali ang paggalaw ng kanilang mga puwersa at maibsan ang epekto ng posibleng pag-atake mula sa China. Sa ngayon ay nag-uumpisa pa lang ang Taiwan sa pag-develop ng kanilang nuclear weapon, isa rin ito sa napalakas na panlaban sa China. Gamit ng pagpapanatili ng kakayahan nito, maaaring matapatan ang China pagdating sa nuclear warfare. Ang hinahanda din kasing plano ng Taiwan is gumagawa sila ng sarili nilang nuclear. So, I hope po sure na sana hindi mangyari yung mga digmaan kasi yung naepektuhan kasi nito, yung naapektuhan is yung tayo rin, yung mga tao. Kita rin na magandang plano ay ang pagsusulong ng diplomasya at internasyonal. So yun, napakalaking bagay ng ating mga leaders na sana idaan nila sa mabuting usapan, sa diplomasya, at least walang mga taong naapektuhan. Kasi tayo-tayo lang din yung kumbaga maapektuhan ito. Yung mga anak natin, yung mga bahay natin, even yung mga trabaho natin. So tayo-tayo lang din. I hope for sure na pwede lang tayo na makaiwas tayo sa mga bagay na hindi sana dapat mangyari. Kikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang pagpapalakas ng mga ugnayan sa internasyonal na komunidad, partikular sa United States, Japan, at iba pang mga malakas na mga kakampi upang makakuha ng suportang militar at ekonomiko. Isa pa sa mga plano na maaring gawin ay ang pagsasagawa ng mga hakbang para sa internasyonal na legitimasyon, maaring gawing Taiwan ang lahat ng makakaya upang makakuha ng higit pang internasyonal na legitimasyon at suportang diplomatiko, kabilang ang pagpapalakas ng kanilang image bilang isang demokrasya at defender ng kalayaan. Kasabay nito, ang pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang organisasyon. Sa ngayon nga lang ay talagang nagsisikap itong Taiwan na makipag-ugnayan sa mga pandaigdigang organisasyon gaya ng United Nations at iba pang mga pangkat upang makakuha ng suportang politikal at diplomatiko laban sa mga puwersa ng China. Pagsasagawa ng mga hakbang para sa ekonomiya, kabilang ang pagpapalakas ng pag-iimbak ng mga kritikal na produkto at pagpapataas ng kakayahang magpatuloy sa operasyon kahit may digmaan. Pwede rin mag-invest ang Taiwan sa pagpapalakas ng kahandaan ng mamamayan. Mahalaga ito dahil kapag may alam ang mga tao kung ano ang gagawin, ay tiyak malaki ang maitutulong nila sa digmaan. Isa pa ay ang pagpapalakas ng sistema ng civil defense. Pinapalakas ng Taiwan na kanilang civil defense. So, sana dito sa Pilipinas, ibalik na nila yung ROTC at saka yung CAT. Para yung mga mamamayan natin, is magkaroon tayo ng kakayahan para ipagtanggol yung ating sarili, yung ating bansa. Laban sa kung sino-sino mang bansa na pwedeng mangmaliit sa atin. Tag ang Taiwan ng matibay na sistema ng civil defense. Kabilang ang pagsasanay ng mga sibilyan sa paghahanda sa pag-atake at pagsisiguro na may sapat na mga shelter at supply para sa mga sibilyan. Ngayon tapos na tayo sa mga plano, ano naman ang mga armas na maaring gamitin ng Taiwan panlaban sa China? May mga sandata sila na tiyak mapapatulala kayo sa galing at lakas na riyan ang nasa hanap ng mga eroplano. Ang F-16 Fighting Falcons, nakilala sa mabilis na takbo at kayang magdala ng maraming missiles sa isang bagsakan lang. Nariyan din ang Mirage 200
isang air defense combat ng Taiwan. Malakas ito at talagang magagamit sa digmaan. Sa karagatan naman, nariyan ang Knox-class frigate na mabilis at may malakas na anti-ship missile defense. Sa anumang pagkakataon, hindi rin papatalo ABG Chengkung, class frigate na ginagamit sa mga reconnaissance mission. Ang Kangding class frigate may kalakihan na kayang magsakay ng napakaraming tao. Sa missiles naman, nariyan ang Xiongfeng 2 anti-ship missile, Tianqian 2 air-to-air missile, Tiancong 3 surface-to-air missile. Sa mga artillery, ang M109, a 6 Paladin self-propelled howitzer, at ang M110A2-203mm self-propelled howitzer. Kasama rin diyan ang multiple launch rocket system. Ito ang mga modernong armas at sandata na inaasahang magbibigay ng kapangyarihang militar sa Taiwan upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo at soberanya laban sa mga banta mula sa China. Ang kombinasyon ng mga ito, kabilang ang kanilang mga estratehiya sa pangdepensang pagkilos, ang magiging susi sa Taiwan upang mapangalagaan ang kanilang independensya. Kung pinag-usapan natin kung ano ang mga lugar at kung gaano kahanda ang China sa digmaan, alamin naman natin ang mga lugar na maaaring targetin ng China kapag nagsimula ang tensyon. Ang mga militar at naval na base, lahat naman siguro alam na kapag pinatay mo, maaaring focus ang Taiwan sa pagtatanggol at pagpipigil sa mga katagalugan at politikong sentro ng militar at naval na operasyon ng China. Ang mga naturang target ay maaaring maging bahagi ng isang komprehensibong strategiya ng Taiwan upang makapagtagal at makabuo ng advantage laban sa paglusob ng China. Gayunpaman, ang mga detalye at implementasyon ng nasabing estratehiya ay maaaring maging sensitibo at kailangan ng masusing pananalapi. Sa paghahanda ng Taiwan sa hindi pantay na laban, laban sa mas malakas na kapangyarihan ng China, kanilang nilalayon ang diskarte ng asymmetric warfare kung saan kanilang ginagamit ang kilalang taktika tulad ng pakikidigmang gerilya at pag-atake sa mga supply chain. So, ang situation din ng Taiwan, halos kaparehas din ng Philippines. Kasi nga, yung West Philippine Sea, sorry for that. So, kinukuha din kasi ng China sa atin. So, I know for sure na may mga bagay din na magiging maayos din kapag ito ay napapag-usapan. So, sana huwag tayong gumawa ng mga bagay na mas ikakapahamak ng maraming mga tao. So, sino-sino lang din ang magtutulungan, itayo-tayo lang din. Ito ay isang diskarte na matagumpay na ginamit sa kasaysayan ng mundo tulad ng Vietnam War at ang pagkatalo ng Taliban sa puwersa ng Estados Unidos sa Afghanistan. Ang patuloy na pag-aangkin ng Beijing sa Taiwan bilang kanilang teritoryo, kahit na ito ay de facto ng hiwalay, ay nagpapalakas sa tensyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ginagamit rin ng Taiwan ang diskarte ng asymmetric warfare sa kanilang paghahanda para sa anumang pag-atake mula sa China. Ang disadvantage din kasi ng Taiwan is sobrang lapit nila sa China. So, yun ang isang bagay na disadvantage sa kanila. Ang laki pa naman ng China. Kanilang nilalayon na gawing napakahirap, mapanganib, at madugo ang anumang pag-atake ng militar ng China sa kanilang teritoryo. Ipinapakita ng Taiwan ang kanilang determinasyon na depensahan ang kanilang soberanya at kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang depensa at pamumuhay sa militar. Binibili nila ang mga pangangailangan tulad ng mga sistema para sa F-16 jet, bala ekstrang bahagi para sa sasakyang panghimpapawid, at iba pang kagamitan upang mapalakas ang kanilang kakayahan. Sa kabuuan, ang diskarte ng asymmetric warfare na ipinatutupad ng Taiwan ay nagpapakita ng kanilang handang ipagtanggol ang kanilang sarili at labanan ang anumang banta sa kanilang kalayaan at soberanya laban sa mas malakas na kapangyarihan ng China. Ang kanilang mga hakbang sa depensa ay naglalayong protektahan ang kanilang bansa at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ang pagsalakay ng Taiwan sa China ay maaaring magdulot ng malaking gulo at panganib sa rehiyon. Maaaring makasira ito sa delikadong balanse ng kapangyarihan at magudyok ng malawakang militar na pagsasagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang giyera na ito ay maaaring magdulot ng malubhang pagkawasak at pagkamatay. Hindi lamang sa mga kasundaluhan, kundi pati na rin sa mga sibilyan sa magkabilang panig. Ang Taiwan ay mapapalapit sa pagkawasak ng kanyang mga pangunahing infrastruktura at ekonomiya, habang ang China ay may mas malaking militar at resources
maaaring magkaroon ng matagal at mapait na digmaan. Ito ay maaaring magpabagsak sa Taiwan, na maaaring mawala ng kanyang pangunahing mga lungsod, transportasyon at komunikasyon. Ang kanilang maliliit na ekonomiya at mabubulnerable na sistema ay maaaring lubos na maapektuhan. Ang isang gera sa pagitan ng Taiwan at China ay makakasira rin sa pandaigdigang ekonomiya. Ang dalawang bansa ay may malapit na ugnayan sa komersyo at manufacturing, kaya ang anumang pinsala sa kanilang mga operasyon ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagkaantala at kawalan sa buong global na supply chain. Sa kabuuan, ang pagsalakay ng Taiwan sa China ay maaaring magdulot ng malubhang pagkawasak at kawalan ng buhay, pati na rin ng pangmatagalang epekto sa seguridad, diplomasya at ekonomiya sa buong rehiyon. Ang mga bansa at organisasyon sa buong mundo ay maaaring umatake sa Taiwan bilang pagtutol sa kanilang agresibong aksyon. Kaya't malaki ang panganib at maaaring hindi maging matagumpay ang anumang pagsubok ng Taiwan na umatake sa mas malaking at mas malakas na China. Sa huli, ang estratehiya ng Taiwan laban sa China ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang militar, diplomasya, ekonomiya at kahandaan ng mamamayan upang maipagtatanggol ang kanilang independensya at teritoryo. So, yun din ang isang bagay o mga bagay na po pwedeng gawin din ng Pilipinas para may pagtanggol din natin yung ating bansa laban sa China. So, kaya din hindi rin tayo masyadong kumbaga dinidiin palalo ng China kasi iniiwasan din nila na baka atakihin din sila ng mas marami pang bansa. Hindi lang ng USA, may mga iba pang bansa na pwedeng tumulong sa Pilipinas para sila ay pabagsakin. So, yun din ang mga bagay na iniiwasan nila aside sa mga magiging epekto ng digmaan. So, I hope na meron kayong nakuha for today's video. So, sana'y huwag kalimutan mag-click the subscribe. Leave some comment down below and see you on our next video. Bye.